Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan. Sa ngala ng katotohanan, may aksidente na namang naganap. Sangkot po ang isang transit cement mixer. Nangyari po yan kaninang pasado hating gabi dito po sa Caloocan City kung nasaan ngayon ang News TV Quick Response Team. Sa pool, sa CCTV, ang disgrasya. Kita po ang salpukan ng pulang kotse at cement mixer. Sa panulukan po ito ng 10th Avenue at A. De Jesus Street. Napaliko po ang kotse at sumabay sa truck. Pero ang truck nawala ng balanse at dumagan sa kotse bago tuluyang tumimbuang sa daan at bumangga sa pader. Umusok pa ang truck. Pero po ang driver nito na natukoy na si Alan Bauto, kaswalang daw na umalis. Kita rin sa CCTV ang babaeng si Danica Valdez at batang lalaking kapatid na si Lalan Rafael na nasa labas ng kotse. Nagpapasaklolo rin sila dahil nasa loob pa noon ang kanilang ina na si Sharon C., isang negosyante, isinakay sa tricycle ng magkapatid. Maya-maya ay may dumating na ring ambulansya at police mobile. Inabot ng kalahating oras ang paglabas kay C. na driver ng kotse. Sabi ng Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, irerekomenda nilang palagyan ng traffic light ang intersection, lalo't daanan daw ito ng malalaking truck. Pahirapan ang pagsagip sa babae na naipit po ang mga paa matapos madaganan ng transit mixer ang kanilang kotse. Ayon sa isang saksi, matulin ang takbo ng cement mixer. Narito po ang report ni James Agustin. Nakaipit ang kaliwang paa ng isang babae sa minamaneho niyang kotse na maabutan ng mga rescuer sa A. De Jesus Street, Caloocan City pasado hating gabi. Kinailangan gumamit ng cutter ng mga rescuer. Maingat ang bawat galaw. Naipit lang siya. Hanggang sa tuluyan ng mailigtas ang driver, isinugod siya sa ospital. Sugatan din ang dalawa niyang anak, 20 taong gulang na babae at 4 taong gulang na lalaki. Pagpunta namin doon nung mga kasamaan kong tanod, tsaka yung exo namin, yun na nga, may naipit na babae. Naipit yung paa sa manubela. Kasi kung wala siyang airbag, patay sigurado siya. Naipit ang mag-iina ng madaganan ng tumagilid na cement mixer truck ang kanilang kotse. May laman pa man ding semento ang truck. Yuping-yupi ang unang bahagi ng kotse at basag ang windshield. Kwento ng saksi, binabagtas ng truck ang A. De Jesus Street habang galing sa 10th Avenue ang kotse. Yung mixer medyo mabilis na kasi akala niya walang dadaan na ibang kotse, ano, sasakyan. So hindi niya na siguro napansin na may sumulpot din kotse. May narinig po ang kalabog na ano, yun nga po, nagbanggaan po itong mixer and then yung kotse. So yung pagkabangga po, bali po nasadsad po itong kotse, itong mixer sir, and then na kumandong dito sa bumper ng kotse yung mixer. Bumangga pa ang truck sa pader ng isang bahay, kaya nabutas ito. Agad daw tumakas ang driver matapos ang insidente. James Agustin, GMA News. Mga kapuso, ngayong hapon din po isinagawa ang pagtanggal dito po sa cement mixer truck na ilang oras ding humambalang sa kalsada matapos po ang naganap na disgrasya. Patay po doon sa kuha ng CCTV, dito nagmula yung kotseng kulay pula. At pagsapit po sa intersection na ito, dito siya sinalpok ng transit mixer. Kung inyo makikita mga kapuso, dito ho tumama ang transit mixer sa pader na ito. At halos wala hong natira doon sa pader. Sa mga sandaling ito mga kapuso, dumaan po tayo sa lugar mismo ng pinangyarihan at kasama na ang mga taga Metro Manila Development Authority. Gamit po yung wrecker, kinabitan na nila ng aparato itong nguso ng transit mixer. Naayangat na ho nila yan kanina
gamit naman yung forklift ng MMDA din. So anumang oras po mula ngayon, mga kapuso, maiaalis na dito po sa accident site yung transit mixer. Yung kotseng pula, ayon po sa mga otoridad na ating nakausap, dinala na po doon sa headquarters para naman maimbestigahan pa. Bago ang insidente rito sa Caloocan, ilang beses nang may naa-aksidenteng cement mixer truck. May 2019 sa Makati City, nagulungan ng truck ang magkasintahang magkaangkas sa motorsiklo. Patay ang lalaking rider. Sa kasunod na buwan, namatay naman ang isang pulis na rider nang mabangga ng mixer truck sa Pasig City. Isang rider din ang nasawi sa Cavite noong July 2018 nang makaladkad ng cement mixer truck. Mag-anak namang sakay na kotse ang naaksidente sa Quezon City noong August 2017. Nadagaran ng kotse pagkabangga ng mixer truck sa Center Island sa Mindanao Avenue. Patay ang padre de pamilyang nagmamaneho noon ng kotse. Sa Quezon City rin nangyari ang disgrasya noong 2013 kung saan isang kolehiyalang nag-aabang lang ng masasakyan ng patay matapos madaganan ng truck. Kaugnay po ng insidente niyan, kumunta na update. Mga kapo, mga kapiling po natin live si Police Captain Elani Balyanca. Siya po ang Substation Commander ng Caloocan Police. Captain Balyanca, magandang kapon. Welcome po sa QRT. Unang-una, hingi lang po kami ng latest dito sa isinasagawa ninyong investigasyon, sir. Apo. Yun nga po, nakita natin kanina na tinanggal na yung mixer truck na dadalhin na sa impounding area ng MMDA. Yung pong biktima natin nakauwi na rin po ng hospital, ng one bahay. Nagtamo lang po siya ng minor injury sa kanyang kaliwang hita. Okay. Oho. Doon sa rescue operation kanina ng aming mga kasamahang nag-cover, parang naipit, sir. Kamusta po siya ngayon? Okay na po siya ngayon. Nakauwi na po siya ng bahay. At nagtamo lang po siya ng minor injury sa kanyang kaliwang hita po. Okay. Makibalita kami, Kapitan. Dito naman sa driver ng transit mixer na sinasabing tumakas. Ito po ba yung nagparamdam na sa inyo? Actually po, nung after po ng insidente, siguro natakot siya, kaya siya tumakas, and then eventually, mga ilang oras, sumuko din po siya. Oh, sige. Nasaan na po siya? Nasaan custody na po siya ngayon? Nasaan custody na po siya ng traffic investigation po. Okay. Oho. Ang kumpanya po ba ng transit mixer ay nakikipagtulungan din sa police? Ano ho ang magiging pananagutan ng kumpanya kung meron man, sir? Ang pananagutan po nila ay yung pong, yun nga, damage sa property, tapos yung mga nasugatan at saka yung sa ito sa may pader na nabangga nila. Mm-hmm. Actually nakipag-settle na po yung may-ari ng mixer po. Okay. So magpakwento lang ho kami, saan ho patungo, sir, itong truck at yung kotseng pula nung mangyari ho, bago mangyari ang mga aksidente, sir? Yung truck, makikita natin patungo siya ng C3 Road. Mm-hmm. Magagaling siya ng north papuntang west. And then yung kotse pa-cross hanggang nag-abot sila sa may center dito ng 10th Avenue. Mm-hmm. At saka Edesus. Mm-hmm. Doon po nagpang-abot dahil hindi nila in-anticipate na ayan ay crossing. Uh-huh. Kaya po sila nagpang-abot at nakaladkad nga po yung kotse hanggang sa tumumba po yung mixer. Apo, sa inyong pagkakaalam, Kapitan, may karga ho bang konkreto itong mixer nang mangyari ang aksidente? Meron po. May karga po siyang concrete mix cement po. So ibig sabihin, nakadagdag pa ho yun doon sa puwersa? Apo, nakadagdag po sa puwersa. Okay. So yung kotse po ngayon ay nasa answer at go ahead. Kaninang umaga po yung kotse ay hinatak po ng towing services accredited ng MMDA at dinala na rin po sa Balintawak impounding area. Okay. Kamustahin naman natin, Kapitan, yung nasa likuran natin, itong pader na ito. Wala ho bang nasaktan dyan at ano ho ang naging pag-uusap nila ng nakadisgrasya? Sa may-ari po ng bahay, wala pong nasaktan dyan na kuan personalidad. Bale, yung may-ari po ng mixer, ipapaayos na lang daw po yung nasirang property. Okay. Kapitan, ano nakikita nyo? Sino ho ang nagkaroon ng diferensya dito? Actually, nag-meet kasi sila sa gitna. Hmm. Yun nga, hindi nila in-anticipate na mayroong parating bawat isa. So, sa gitna sila, nagkaroon ng point of impact. Okay. Okay. Doon na sila nagpang-abot. Okay. Accident prone po ba itong lugar na ito? At kung yes, Kapitan,
Ano ho ang ginagawa nating hakbang para hindi na ho makaulit pa ng ganyan mga disgrasya, sir? Opo, ito po yung lugar na accident prone area. Marami na po rito ang aksidente nangyari, marami nang namatay. Kaya po nire-recommend na po sa amin namin sa lokal na pamahalaan eh, ma-regulate po yung takbo ng sasakyan dito, maglagay ng traffic light. Sa pangkalahatang mga kababayan nating motorista, ilang tip lamang para ho makaiwas sa disgrasya, sir? Sa mga kababayan nating motorista, mag-ingat po tayo. Pag nag-approach po tayo ng mga intersection, magdahan-dahan na po tayo. I-anticipate na po natin na may mas mabilis sa atin o kaya mas mainam, huminto na muna para safe bago po mag-go. Mga kapuso, ang substation commander ng Caloocan Police dito po sa lugar, si Captain Eleni Valianca. Kapitan, maraming salamat. Ingat po, magandang hapon. Sarado po ngayong araw hanggang bukas ang punong tanggapan ng PhilHealth sa Mandaluyong para po sa disinfection. Isang empleyado kasi roon ang nagpositibo sa COVID RT-PCR test. Sabi po ni PhilHealth spokesman Ray Balena, sino mang kukuha ng claims, payout o may iba pang makakalagang transaksyon ay pwede namang magtungo sa local offices ng PhilHealth. Dahil sa pagsasara ngayong araw, via teleconferencing muna ang unang executive meeting ng bagong upong PhilHealth president na si Dante Giran. 13 ospital sa bansa ang lalahok po sa solidarity trial ng World Health Organization para sa mga bakuna contra COVID-19. Sabi ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, aprobado na ng IATF ang mga inirekomendang ospital. Siya mangmula sa Metro Manila, dalawa sa Cebu at isa sa Davao City at Cavite. Una nang sinabi ng DOST na magbumula sa 10 barangay na may pinakamataas na COVID-19 cases sa bansa ang mga babakunahan. Sisimulan ang solidarity trial sa Oktubre at inaasahang matatapos sa Abril hanggang Hunyo ng 2021. Mahigit 2,000 baboy po sa San Rafael, Bulacan ang namatay dahil sa hinihilalang African swine fever. Biglang nanghina, nawala ng ganang kumain, namutla at nanginig bago mamatay ang mga nagkasakit na baboy sa barangay Coral na Bato. Ayon sa agricultural technologist na si ng San Rafael, posibleng ASF ang sakit ng kanilang mga alaga, lalo't isa ang San Rafael sa mga may outbreak nito noong isang taon. Magbibigay raw ang mga autoridad ng disinfectant at multivitamins sa mga hog raiser. Pero payo nila mag-alaga muna ng ibang hayop gaya ng manok at baka. Hindi pa kasi dapat mag-alaga ng baboy roon sa loob ng 3 taon dahil baka tamaan lang daw ng ASF. Pero ayon sa apektadong hog raiser, ibang sakit ang dumapo sa kanilang mga baboy. Nanawagan sila ng tulong sa gobyerno dahil umabot na raw sa 1,000,000 piso ang kanilang lugi. Pinutugis ngayon ng militar ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Kasunod po iyan ang pagpapasabog nitong Biyernes sa convoy ng 5th Military Company ng Marine Battalion Landing Team 5. Patay si Sergeant Ril Angot. 4 na kasama kanya ang sugatan. Ayon sa militar, grupo ni Sheikh Ismail Abdul Malik o Commander Abu Turaife ng BIFF ang may pakanaraw ng pagsabog. Nagpulong po mismo sa mismong Dolomite o Artificial White Sand Beach sa Manila Bay sina Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin at ilang mga taga-US Embassy. Katabi ng embahada ang Dolomite Beach. Kaya plano rin ng embahada na magdagdag seguridad, sabi ni Locsin. Pero anya, hindi naman tutol ang mga taga-US Embassy sa paglalagay doon ng Dolomite. Todo po rin naman si Locsin kay Environment Secretary Roy Simato sa proyekto. Magiging legacy raw ito ng Administrasyong Duterte. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nalusaw na ang binabantayang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may umiiral po na northeasterly surface wind flow sa ilang bahagi ng extreme northern zone. Bukas ng umaga, asahan ang ulan sa ilang panig ng Cagayan Valley, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon at gabi, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan takong hapon at gabi bukas. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
Wala pong pinipiling lugar ang tawag ng tungkulin, mga kapuso. Iyan ang ipinamalas ng isang pulis sa Bato, Catanduanes na tumulong sa isang babaeng inabutan ng panganganak sa covered court. Responde si Police Corporal Hazel Godoy nang makatanggap ng tawag para isugod sa ospital ang nanganganak na residente. Ayon kay Godoy, nag-alangan ang mga health worker dahil pumulupot na ang umbilical cord ng sanggol sa buong katawan nito. Registered nurse pala si Godoy. Tumulong daw siya para maayos ang umbilical cord ng sanggol at madala ang magina sa ospital. Masaya si Godoy na nakatulong siya at nagampanan din ang profesyon bilang at yan ang mabibilis na mga balita at impormasyon. Mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na. Ako po si Emil Sumangil, buong puro, buong puso para sa mga Pilipino. Ito ang News TV Christmas Day. Sumusugod kahit saan, sa ngalan ng katotohanan.